Magandang araw mga kababayan at welcome po muli sa ating YouTube channel. Ito si Neon Mask ng United Talino Warriors at kung bago ka sa channel na ito ay pindutin mo na ang subscribe button at bell notification button para lagi kang updated sa ating mga reviews sa iba't ibang mga kumpanya at reaction sa mga nangyayari sa ating paligid. Para sa episode na ito ay ating ipapabatid ang isang order na inirelease ng Securities and Exchange Commission laban nga sa illegal na operasyon nitong isang kumpanya na atin nang nagawa ng content before. Nagawa natin siya ng review until such time na naglabas na rin yung SEC ng advisory dahil isa nga sila investment scam. At dumating na sa punto ngayon na nag-release na rin ang Securities and Exchange Commission ng cease and desist order kung saan ipapasara na itong kumpanyang AstraZion at kung ano pa yung mga pangalan na kanilang ginagamit kapag ipinapresent nga nila yung kanilang investment scheme sa ating mga kababayan. So ang utos ay nagmula sa Commission and Bank ng SEC at ang nag-file ng motion ay itong Enforcement and Investor Protection Department na humihiling na mag-issue ang SEC ng cease and desist order. Sabi dito, this resolves the motion for issuance of a cease and desist order filed by the EIPD on a second day of May 2022, praying that an order be issued directing AstraZion Noble Task Community and collectively referred to as AstraZion Group and their incorporators, operators, directors, and officers, namely, ito pakinggan yung mga pangalan dahil sila yung mga hahabulin yung mga kababayan. Napoleon de la Cruz Bisferas, Remus Pedroso Salgado, Joan Gananchal, Rolando Candelario Oso, Francisco Gadayan Balajay Jr., Pierre Bartindi Reyes, Esther Wigan and Carol Joy Balbuena Bisperas and their representatives, salesmen, agents, uplines, influencers, enablers, including Christopher Tofi de Maguila, conduit subsidiaries, and all persons claiming and acting for and in their behalf, collectively known, referred to as agents, to immediately cease and desist from selling and or offering unregistered securities until the requisite registration statements are duly filed with and approved by the Securities and Exchange Commission and the permits to offer and sell securities are issued and prohibiting AstraZion, their incorporators, operators, directors, officers, and agents from selling, encumbering, conveying, or disposing any of its properties or assets without prior written authority from the commission. So malinaw yung utos ng SEC na ipinapasara na itong kumpanyang ito at nag-utos na rin sila na i-double check yung mga tao nga na sangkot sa operation nito. Now in the event na yung mga tao ay hindi kayo makapag-refund or parang iniipit yung inyong mga pera, pwede nyo habulin yung inyong mga uplines. Pwede nyo kasuhan. Maganda nga isa kayong grupo na pupunta ng NBI upang mag-file ng kaso laban nga sa mga namumuno dito sa AstraZion na mulat sa mula pa ay sinabi na natin na isang investment scam. So magsilbi sana itong paalala sa ating mga kababayan na huwag kayong tatangkilik sa ganitong uri ng mga investment scam dahil lalong-lalo na kapag wala silang mga kaukulang lisensya at authorization sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Na kung ang tanong nyo, paano ipapasara ng SEC? Ang Securities and Exchange Commission ay isa sa mga regulatory agencies ng ating bansa at sila ay makikipag-cooperate naman sa iba't ibang mga implementing arms ng ating gobyerno para sila naman yung tutulong sa pagpapasara nga ng AstraZion. So for your convenience mga kababayan, ilalagay ko dyan sa may description box yung link para mas madali niyong mapuntahan nga at mabasa itong nilalaman ng cease and desist order mula sa Securities and Exchange Commission. And on top of that,
ilalagay ko rin dyan, ipopost ko dyan sa harap, yung mga pangalan ng mga taong sangkot, including yung kanilang mga addresses, para if in case, itatakbo nila yung kanilang, yung pera ng mga members, ay pwede nyo silang habulin. Of course, mas maganda kung idadaan natin doon sa ating mga implementing arm ng gobyerno tulad ng NBI. Pero again, as a layer, additional layer of protection, ipopost natin yung kanilang mga addresses tulad ni Napoleon de la Cruz Besperas, Remus Pedroso Salgado, Johnny Gailan Gananciel, Rolando Candelario Oso at Francisco Gadayan Balanjay Jr. So nandiyan, check nyo na lang yung kanilang mga addresses. So dito na natin tatapusin, mga kababayan, yung ating maiksing feedback, maiksing update tungkol nga sa inilabas na cease and desist order ng SEC, kung saan ipapasara na, ipinapasara na itong AstraZion, including yung kanilang sinasabi nilang AZNT na coins, or kung ano man tawag nila doon sa kanilang coin na yon, na wala rin namang value up until today. So dito na natin tatapusin yung ating maiksing update. Nais ko magpasalamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating ganitong mga contents, at sa lahat din ng iba pa nating mga kasamang anti-scam bloggers tulad ni News Up to Date, ni Lods Shimni Anyol. Maraming salamat din po sa mga bagong subscribers, kahit bihira akong makagawa recently ng mga contents, pero patuloy po kayong sumusuporta sa ating advocacy. Maraming maraming salamat. Gayun din sa ating mga kasamahan sa United Talino Warriors, kila Chairman, kila Boss Mike, kila Lance Takero, kila Madam X. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating advocacy. So again, mga kababayan, paalala ko, huwag na kayong tatangkilik dito sa AstraZion. Isa po silang scam, ipinapasara na yan. At in the event kasali na kayo, immediately ask for a refund, or kung kinakailangan na mag-submit kayo ng demand letter para maging mas mabilis yung inyong pag-pull out ng inyong investment, do so, para hindi na sumakit yung ulo nyo. At kapag hindi rin nakikipag-cooperate yung inyong mga uplines, isama nyo rin sila sa kaso. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, ito si Neon Mas ng United Talino Warriors. Nagpapasalamat.